10 feet by 25 feet ang floor area. So kung isang floor lang ang gagawin mo, maliit ang bahay mo. So ginawa namin 2-story. Hello guys, magandang araw. Andito na naman tayo no sa isang video na panibago. Marami kasing nagtatanong sa akin ano daw ang ginamit kong materials, paano ko ginawa ang aking bahay, magkano ang aking nagastos dito sa aking bahay sa pagpapagawa ko. Simula nung umpisa. So naisip ko na gumawa na lang ng video series. Hindi ko alam kung ilang video ang magagawa ko about dito para ma-tackle ko lahat ng nandito kung anong pagkagawa nitong bahay na to. Siguro mga 5 or 7 video na series ito about dito sa aking DIY na bahay. May video akong ginawa nito pero pinakita ko lang kung ano, parang konti lang masyado, sinabi ko lang na ganyan. Pero ngayon ay nakadetalye talaga ang aking sasabihin. Paano ito nagawa itong bahay na to? Hindi ito ang standard na paggawa ng bahay or anumang standard na iniisip ng mga karpintero or ng mga mason. Kasi ang gumawa ng bahay na ito ay hindi po karpintero at hindi rin mason. Ang tatay ko gumawa nito. So una kong ipapakita ay ang flooring at ang pundasyon ng bahay. Ang pinakauna palang ginawa ay yung septic tank para masunod na yung ano ng flooring kung saan nakalagay ang CR. Ang laki ng flooring ng bahay ko ay 25 by 10 feet. So yung ganyan na lupa, yung ganyan kalaking floor plan, floor area, maliit yan kung hindi mo lalagyan ng second floor. So ang ginawa namin, yung pundasyon, pinatibay namin kasi pag gagawa ka ng bahay na 2-story ang plano mo, dapat yung pundasyon mo talagang matibay. So yan, yung pundasyon namin, yung ginawa ng tatay ko. At saka, kung nakikita nyo dyan, andyan na din yung septic tank. Ang septic tank namin, 6 feet ang lalim niya, tapos 5 feet by 4 feet ang lapad, pati yung septic tank niya. Itong lugar kasi na to guys, ay yung lupa ay soft lang kasi meron ditong ano dati, yung alcantara na gumagawa ng plywood. Itong dito na area, noon pa, hindi ito talaga lupa. Dagat ito, tapos natambakan na natambakan nung ang tawag namin dun sa Bisaya ay bagaso. Dust ng mga kahoy na kanilang pinoprocess dyan, so natambak dito. So ibig sabihin nun, ang lupa dito ay hindi ganun kaganda ang pundasyon. Kaya yung pundasyon namin, kinapalan talaga namin, malalaking bakal ang ginamit. Yung flooring namin, parang kalsada ang kapal. Siguro 8 siguro yung kapal nun. Bago namin siya nilagyan ng flooring, nagtamper muna kami ng ilang beses bago namin siya tinambakan ng nilagyan ng flooring. Tapos naglagay din kami ng mga kabilya. Hindi ko na na-videohan yun. Wala na akong picture nun kasi wala talaga akong isip na gagawa ako ng mga ganitong video. So, yan. Nandyan na. Yan ang flooring. Kung nakikita nyo, so matibay yan siya masyado, makapal siya, at saka nakaangat siya sa lupa ng halos 8. Kasi itong lupa dito, may time na tumataas yung dagat, aangat yung tubig papasok dito, so dapat nakaangat ng 8. Tapos ang kapal ng flooring namin, 8 din. Malaki ang nagastos ko dyan sa flooring, umabot siguro ng mga 30 kasama na yung pundasyon, pati ang septic tank. So yan ang aking ano dito sa aking flooring. Ang next ko na video na itatackle ay about sa haligi. Kasi marami ding nagtatanong dyan about sa haligi ko. At sa siguro yung pader, kung paano nilagay yung pader at saka yung second floor, paano nagawa. Yun ang aking next na video na gagawin. So atabay lang kayo guys. Sana ay naging informative itong video na ito sa inyo at sana ay makatulong ito sa paggawa ninyo ng inyong sariling bahay at magka-idea kayo. Tandaan nyo guys, hindi ito ang standard na paggawa.
Hindi kami mga karpintero, hindi kami mga mason. Itong aming ginawa na bahay ay inakma lang namin sa lugar namin kasi maliit ito. 10 feet by 25 feet ang floor area. So kung isang floor lang ang gagawin mo, maliit ang bahay mo. So ginawa namin 2-story. Pero yung pagka 2-story niya, hindi yung standard na 2-story na nakikita nyo sa mga paligid. Sa tingin ko, mas matibay siya compare doon sa mga bahay na ginawa na 2-story kasi bakal yung kanyang pundasyon, yung kanyang haligi. So ipapakita ko na lang sa susunod na video. Hanggang dyan guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-hit kayo ng like. Kung hindi naman, kayo pong bahala. Sana, kung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe sana kayo sa aking channel. Like nyo rin po yung Facebook page ko, pati na yung Instagram. Nakalink lang dyan sa baba sa description. So salamat guys, hanggang sa susunod na video, abangan nyo. Salamat.